As in, si Maxine ang may pinakamalakas na sampal na ginawa sa akin na nabutas ang eardrums ko. Tapos sasabihin namin, lahat kami naiinis sa kanya ng yabang mo, ganyan. Wala akong in-unfollow kasi na-toxican ako. Meron akong in-unfollow kasi hindi ko na kaya. Hi everyone, I am Mike Tan. Ako nga pala si Elton dito sa Love Die Repeat. And now I'm going to play Name a Drop Challenge. Liga na, laro na tayo! Masaya naman akong kausap yung mga kapwa ko artista, si Jen, si Sian, si Ina, lagi ko nakakasama, si Valine, ayan, yung mga masasayang kasama. Sayang nga, hindi na kami nagkaabot dito ni Valerie, pero si Valerie, yan talaga kahit ano mangyari, talagang masaya kausap si Valerie. Talagang kapag kinausap niya, nagkwento ako open book, talaga sabi ko nga, alam mo Val, wala ka nang may tatago sa akin, lahat na i-share mo na sa akin. Glyza De Castro. Natutuwa kasi ako sa work ethics niya, pati dun sa chemistry namin pagdating sa pag-arte. Sabi nga namin, with or without camera, umaarte kami kung ano yung dapat namin i-arte. Kung baga 100%, talagang nagtutulungan kami kung paano kami aarte or paano namin matutulungan yung isa't isa, with or without camera. Ika-anim na utos. Why? Kaya ako siya pinakagusto kasi doon ako na-challenge bilang aktor. Na-challenge ako na hindi enough kung ano lang yung ginagawa ko. Lagi akong pinupush ni Direk Loris na gawin ng kung 100% ang bibigay ko, gusto niya mga 110% ko pa bigay. Doon din yung palabas na hindi ako darating sa set ng hindi ako handa. Talagang kahit mapuyat ako, alas 4 na ako matulog, tas by 6 a.m. call time ko na, sisiguraduhin ko word for word, kabisado ko yung script ko. Ganun ako kinabahan at nervous dun sa show na yun because of Direk Loris. Pero at the same time, alam ko na na-push niya rin ako at gumaling din ako dun sa show na yun at marami ako natutunan. Maxine Magalona. As in, si Maxine ang may pinakamalakas na sampal na ginawa sa akin na nabutas ang eardrums ko. I'm sure though. Faithfully. And then, anong reaction niya after na sinampal ka? Hindi niya alam. Hindi niya alam yung nangyari. Walang nakaalam. Nung nagpa-check up lang ako kasi parang hindi ako masyado makarinig, doon ko nalaman na butas yung eardrums ko. Nung gumaling na and all, parang patapos na kami noon or tapos na kami sa palabas na yun. Parang sa basang sisiw yata, tsaka ako sa kanya, kinuwento na dahan-dahan lang magsasampal. Yung huling sampal, ganito yung nangyari. Siya kanya lang nalaman. Ano reaction niya? Nagulat. Sorry, ganun. Mabait naman si Max eh. Kirby De Jesus. Bakit? Si Kirby kasi yung ano eh, nag-uumapaw sa self-confidence. Noon, tapos sasabihin namin, lahat kami naiinis sa kanya ng yabang mo, ganyan. Tapos parang lahat kinokompronta niya. Pero okay kami ni Kirby ngayon, right after Starstruck, during Starstruck, magkakabati naman kami, magkakaibigan kami. Pero during that time, talagang inis na inis kami kay Kirby. Parang lahat gusto kaming awayin ni Kirby. But lahat naman tapos na, tapos okay na lahat. We're all good friends now. Wala akong in-unfollow kasi na-toxican ako. Meron akong in-unfollow kasi hindi ko na kaya. Actually, ito yung totoo. Si Bianca Umali. Si Bianca Umali, during basang sisiu, bata pa yan. Tapos habang lumalaki, syempre nagmamature yung bata, nagiging sexy na and all.
Tapos nung kapag nakikita ko siya, kumbaga may mga sexy photos na siya, may mga mature na, ganyan, dalaga na. Sabi ko, hindi ko na kaya nga makita to. So, in-unfollow ko na siya. Kumbaga, hindi ko makita si Bianca Umali na nakikita ko siyang ganun, na nagiging sexy, na sa akin siya pa rin yung bata. Para akong sigurong kuya na, ah, sa iba na lang, wag na sa akin. Parang ganun. But, I still love her. Alam niya yun. Ay, nako. Sobrang nahihirapan ako sa mga tanong. Talaga na on the spot ako. Minsan, hindi ko alam yung isasagot ko. But anyway, guys, please watch Love, Die, Repeat. Ako ulit dito si Elton. Dito lang sa GMA Telebabad.